Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Kamay-ari, hanap mo ba ay mababang interest rate ng loan at malaking net proceeds? O kaya ay magkaroon ng malaking dagdag na kita? Huwag nang maghanap pa. Ipinakikilala ang hindi lang isa, kundi dalawang pinakaabangan at pinakamalaking promo ng AFPFC Multipurpose Cooperative. Ito ang Biggest Net Proceeds Promo plus Referral Cash Gift Promo. Promo runs from May 24 to August 31, 2023. Kaibigan, kilala mo ba ang Diamond Finance? Ang Diamond Finance ay 47 years nang nagbibigay serbisyo sa mga retiradong miyembro at mga benepisyaryo ng AFP at iba pang ahensya ng gobyerno. Bukod sa pension loan, handog ng Diamond Finance ang agarang tulong financial sa pamamagitan ng loan assistance program. Sa mga opisyal na may ranggo mula colonel at pataas, maaaring maka-avail ng loan sa mababang interest sa pamamagitan ng Flag and Stars promo. Diamond Finance, matatag, maaasahan, kaibigan. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Magandang araw ng Martes, mga kamanggagawa. Welcome po sa isa na namang edisyon ng Dole sa AFP Radio. Ako pa rin po, Carla San Diego Malabat. Team Laderas naman po, kami ang inyong mga kasama ngayong umaga para talakayin ang mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Batiin din po natin ang ating mga kamanggagawa na nakatutok pa rin sa kanilang mga radio via the Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz. Pati na rin sa mga nanonood via our live stream. Diyan yan sa AFP Radio Facebook page and of course the Department of Labor and Employment official Facebook page. I-like, mag-comment at i-share nyo na ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating program. Ayan, Happy Independence Day mga kamanggagawa. Ayan, alam mo ba, Sir Tim, no? Alam mo naman. Kahapon, no? June 12,
Sinelebrate natin yung 125th araw ng kalayaan o at pagkabansa, yung ating Independence Day and Nationhood. Syempre, nakilahok yung ating kagawaran dun sa mga iba't iba na activities or Independence Day activities na kaugnay nga niyang celebration na yan. At kasama na nga dyan, no, yung Dole ay nakilahok doon sa ginanap na June exhibition ng mga government agencies noong June 10 to 11 dyan sa Rizal Park Grounds. Pumunta ba kayo dyan, mga kamanggagawa? Ayan, we hope nandun sila. Oo, kasi nandyan ang Dole, no? Kasama na rin yung ibang mga government agencies para i-showcase, syempre, yung iba't ibang pampamahalaang programa at servisyo dito sa ating bansa. Tama yan, Ma'am Carla. Yung exhibition na yan nga ay isang competition, Ma'am Carla. At of course, nais lang namin batiin ang ating mga kasamahan dito sa Dole dahil sa lahat ng nakilahok sa exhibition ay naiuwi natin ang second prize. Congratulations po sa atin dito sa Dole. Yes, oo, diba? Congratulations, no, lalong-lalo na doon sa mga nag-exhibit ng kanilang programs and services dito sa ating mga kawanihan dito sa Dole. Siyempre, yung pinakamahalaga, Ma'am Carla, may naiabot tayo natin yung mga programa at serbisyo sa mga kamanggagawang pumunta sa ating booth. Yes, tama yan, no? At marami ding freebies ang naibigay natin dyan, no? Care of OSH and ECC. NDLE din, NDLE, Ma'am Carla. Yes. Oo, salamat, salamat. Salamat po, no, sa ating mga kamanggagawa na dumaan or bumisita dyan sa ating booth noong June 10 to 11. At syempre yung ating main event tuwing June 12, nagsagawa tayo nung lagi natin itong binabanggit, no, yung Malawakang Independence Day Job Fairs. Yan. Ginaganap natin yan sa buong bansa. So, data lang, no? Statistics lang po, as of 8 p.m. yesterday, June 12, umabot na sa higit 3,000 ang natanggap sa trabaho on the spot. Wow, so, yan yung hots natin. Oo, ibig sabihin, nag-apply sila doon sa job fair. Natanggap rin sila doon sa job fair bago matapos yung job fair certain. So, congratulations po, no, sa inyo, mga kamanggagawa. Kasabay ng kalayaan, day malaya na sila sa walang trabaho. Oo, kasi may trabaho na sila. Tama, produktibo na po kayo. Again, congrats sa inyo, mga kamanggagawa. At patuloy pa rin ang pagtanggap natin ng data sa ating mga provinces para naman sa ating mga near hires o yung may mga kailangan pang dokumento na ipasa para matanggap na sila sa kanilang inaplayan kahapon sa anumang sites natin nationwide. Yes, oo, tama. Talagang ano yan, all regions, meron tayong ginanap na job fair. Oo. At Ma'am Carla, isa pa, hindi lamang Independence Day yung ating sineselebrate ngayong buwan ng Hunyo. Kasi ino-observe din natin, mga kamanggagawa, ang World Day Against Child Labor. Okay. At ang tema ng advokasya ngayong taon ay buong bansa, lahat ng bata, sama-sama para sa batang malaya. Yes, tama, no? At kung ano-ano yung mga activities kaugnay dyan sa obserbasyon ng World Day Against Child Labor o mas kilala o mas tinatawag natin dito sa Dole na WADAKEL. Yan ang pag-uusapan natin mamaya kasama si Bureau of Workers with Special Concerns Director, Director Ama Carisma Lobrin sa Tumba. Mamaya po yan sa ikalawang bahagi ng ating programa. Bago po tayo dumako dyan, mga kamanggagawa, good news muna tayo. Dole RO6 tumanggap ng Pasidungog Award mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Ginawaran kamakailan ng tanggapan ng pangalawang Pangulo ng plake ng pagkilala ang Dole RO6 dahil sa makabuluhang kontribusyon nito ang matibay na suporta sa Office of the Vice President sa pagkamit ng mga layunin nito sa pagbabago ng buhay ng mga Pilipino. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng pangalawang Pangulo ang mga karaniwang hangarin ng iba't ibang mga partner at stakeholder ng pamahalaan sa pagpapagaan ng kalagayang pangkabuhayan ng mga mahihirap. Ayon pa sa opisyal, iisa ang adhikain ng lahat ng ito ay upang iangat ang kabuhayan ng kapwa natin Pilipino, lalo't higit ang mga vulnerable na sektor ng lipunan kung saan ang iba ay nasasangkot sa masasamang gawain at karahasan dulot na rin ng matinding kahirapan. Ang Satellite Office ng Pangalawang Pangulo sa Bacolod sa
tulungan sa DOLE RO6 sa pangungunan ni Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. ay naglaan ng kabuuang mahigit 9 million emergency employment na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers o TUPAD package sa mahigit 1,800 na benepisyaryo mula sa 17 na barangay sa Lipa. Ayon kay RG Rodriguez, ang pagtanggap ng award ay hindi lamang tungkol sa pagkilala, kundi paalala rin sa mga responsibilidad na kaakibat nito. Ayon pa sa kanya, ito ay isang hamon upang ipagpatuloy na gawin ang kanilang bahagi sa paglikha ng mas magandang kinabukasan para sa ating bansa. Kinikilala rin ni RD Rodriguez sa mga taong nagbahagi ng kanilang panahon at kadalubhasaan o expertise upang makatulong sa pagpapatupad ng iba't ibang programa ng DOL. Anya ang parangal ay nakuha ay hindi lamang para sa kanya kundi para sa lahat ng nag-ambag sa pagsisikap ng kanilang panggap. Dagdag pa ni RD Rodriguez na ang Pasidungog Award ay isang patunay sa kapangyarihang dulot ng nagtutulungang komunidad upang makamit ang iisang layunin na maiangat ang antas ng kabuhayan ng mahihirap nating mga kababayan. Binigyang diin din nito ang inspirasyon na ibinigay nito upang patuloy na suportahan ang mga advokasya ng pangalawang Pangulong Sara Duterte para sa ipagiging sambil. Good news naman tayo mula sa Central Visayas. Mga child laborers sa Negros Occidental, tinuruan ng DOLE na pangalagaan ang kanilang sarili at alamin ang kanilang karapatan. May 200 profiled na mga child laborers sa Negros Oriental ang mas alam na ngayon ang kanilang karapatan at kung paano maprotektahan ang kanilang sarili matapos ang matagumpay na pagdaraos ng World Day Against Child Labor Celebration kamakailan sa Baguio City. Karamihan sa mga nasabing child laborer ay may edad 15 hanggang 17 years old kung saan nakatanggap ang mga ito ng iba't ibang impormasyon tungkol sa kanilang mga karapatan at mga paraan kung paano nila mapoprotektahan ang kanilang sarili laban sa bullying, cybercrime at iba pang anyo ng mga scam na lumalaganap sa internet. Pinuri ni DOLE Region 7 Director Lilia Estelliore ang Negros Oriental Field Office sa inisyatibong ito. Ayon sa kanya, mahalaga na maipaalam o ipaalala sa mga bata ang realidad sa kanilang paligid upang matuto sila kung paano pangalagaan ang kanilang sarili laban sa karahasan at iba't-ibang uri ng panlilinlang, lalo pat madalas silang gumagamit ng internet. Aniya, sila ay maituturing na vulnerable at madaling mabiktima ng pang-aabuso. Pinasalamatan din ni Director Estelliore ang iba't ibang partner agencies ng DOLE 7 na may mahalagang papel sa pagtuturo sa mga bata gaya ng Women and Children Protection Desk ng Philippine National Police and City Social Welfare and Development Office ng Baguio City at ang DOLE Negros Oriental Field Office na nagbigay ng mga informative sessions sa mga bata. Kasama ng mga bata na pawang mula sa Baguio City ang kanilang mga magulang na tinukoy at minonitor ng DOLE bilang mga benepisyaryo ng mga livelihood project. Ayon kay NOFO OIC Maria Teresa Tanquiamco, ang Voice of the Free Philippines at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ay nagbigay ng mga training assessment lectures sa mga magulang ng mga profiled child laborers na nagsilbing daan sa kanila upang mapahusay ang kanilang mga kasanayan at oportunidad sa kabuhayan. Ang programang ito ay sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o DILIP na isang mahalagang bahagi ang pagbibigay ng tulong pangkabuhayan sa mga magulang o guardians ng mga child laborer na kilala bilang DOLE Kabuhayan para sa magulang ng batang manggagawa o kasama. Ayon pa kay RD Stelliore, nagsisilbi itong pangontra sa child labor sa rehiyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga livelihood opportunities sa mga magulang o guardian
ng mga na-profile na child laborer. Layunin nitong maiwasan at maalis ang pagkakaroon ng insidente ng child labor sa rehiyon sa pamamagitan ng pagtaas ng financial capacity ng mga pamilya at titiyak na hindi na kailangang magtrabaho ang mga bata at makakapasok na sila sa paaralan o maipagpapatuloy ang kanilang pag-aaral. Ang pagbuklod ng mga inisyatibang ito ay sa ilalim ng Child Labor Prevention and Elimination Program o CLPEP ng DOLE, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Baes City sa pamumuno ni Mayor Luigi Mariel Goni at ng iba pang mga stakeholder na kasamang nangakong gagawing child labor free community ang Baes. Ikinagalak ng DOLE Region 7 ang pagpapahayag ni Mayor Goni na naglaan sa Baes City ng educational assistance na nagkakahalaga ng 6,000 pesos para sa bawat profiled family sa lungsod. Nangako din si RDL Stelliore na titipunin ang lahat ng ahensya ng pamahalaan upang makipagtulungang gawing child labor free ang buong Negros Oriental. Ang iba pang kaugnay na aktibidad na naganap sa pagdiriwang ay ang free haircut services na ibinigay ng TESDA, ang pagpapakain at pamamahagi ng mga goodies sa mga bata, at ang pagdaraos ng parlor games ng PNP Baes sa pamamagitan ng Women and Child Protection Day. Number 13 na itong child labor talaga this program ay kung merong whole of government approach na convergence program ng mga government agencies. Itong child labor, whole of society approach. Okay. Dahil kasama natin yung mga partners natin from the private sector, informal sectors. Mm-hmm. Lahat tayo talagang ginagawa yung ating share para wakasan ng child labor. Kumbaga lahat talaga tumutugon, yes, para wakasan na ito yung issue ng child labor sa bansa. Yes. Ayan. Good news naman tayo mula Davao de Oro. Ayan. DOLE Davao de Oro matagumpay na nagsagawa ng TAV. Matagumpay na naisagawa ang orientation ng DOLE Technical and Advisory Visit sa Compostela Davao de Oro kamakailan sa pangunguna ng Provincial Head ng DOLE Davao de Oro Field Office, Neil Alan Babat. Dumalo sa nasabing aktibidad ang naglalayong ikayatin ang maliliit na negosyo na sumunod sa labor standards sa pamamagitan ng mataas na kalidad at malalimang labor inspection ang nasa mahigit 50 establishment. Ang katulad na aktibidad ay isinasagawa ng DOLE Region 11 Field Officer sa buong rehiyon. Ayon naman kay DOLE Davao Region Director, Attorney Randolph Pensoy, ang aktibidad ay alinsunod sa strategic direction ng DOLE kung saan nakatukon sila sa pagbibigay ng makaturungan, mura at mabilis na pagwawasto sa mga paglabag sa general labor standards ng mga establishmento. At tinitiyak din ang pagsunod nito sa pamantayan ng paggawa ng sa pamamagitan ng TAV. Ayon sa kay R.D. Pensoy, binibigyang din ng TAV ang hakbangin ng DOLE na hindi agad nila iniinspeksyon ang mga maliliit na establishmento, kundi upang akayin at gabayan muna tungo sa pagsunod sa general labor standards. Anya, ang sinusulong ng TAV ay developmental approach para sa mga maliliit na establishmento para matiyak na nauunawaan nila ang mga patakaran at regulasyon na dapat nilang sundin. Ipinapaalam din sa kanila ang kanilang mga pananagutan at responsibilidad bilang mga employer, gayon din ang kusang pagsunod sa mga alituntunin at matatagpuan. Sa panahon ng technical advisory visit, ang mga labor inspector o mga assistant labor inspectors bilang mga kinatawan ng kalihim ng Department of Labor and Employment ay magbibigay sa mga maliliit na establishmento ng labor education na nakatuon sa general labor standards, mga pamantayan sa kaligtasan at kalusugan sa trabaho o OSH, programa sa kapakanan ng bata at pamilya, toolbox ng pagiging produktibo at iba pang mga polisiya at programa ng DOLE. Sa ilalim ng bagong inilabas na Department Order number 2380 series of 2023 o ang Rules on the Administration and Enforcement of Labor Standards, alinsunod na rin sa Article 128 ng Labor Code ng Pilipinas as renumbered at Republic
Act No. 11058, pinangangasiwaan at tinitiyak ng dole ang pagpapatupad ng labor standards at iba pang pagawa sa pamamagitan ng mga sumusunod. Ang nasabing technical and advisory visit, labor inspection, pagsisiyas at kaligtasan at kalusugan sa trabaho. Ayan. So yung tatlong ito. Ipanalawanag ng RD Tekstoy na pagkatapos sa sinagawang labor inspection, susuriin naman ang mga labor inspector kung may mga gap o wala sa pagtalima sa alituntunin ng mga kalahok na may maliliit na establishmento ayon sa itinakdang checklist. Dagdag pa ni RD Pensoy na sakaling may makitang pagkukulang o gap, hindi na kailangan mag-alala ng mga employer dahil tutulungan sila ng DOLE sa paglalatag ng action plan at bibigyan din sila ng oras para. Ayon pa sa opisyal ng mga maliliit na establishmento na may mga kakulangan sa pagsunod ay kakailanganing isakatuparan ng kanilang action plan na nagpapahiwatig ng mga intervensyon at karagdagang technical na tulong na kinakailangan. Bibigyan ng mga ito ng 3 buwan mula sa petsa ng pagtanggap ng action plan upang maitama ang mga nabanggit na hindi pagtalima. Bilang panghuling pahayag, sabi naman ni RD Pensoy na sa pamamagitan ng TAV, naasahan nila na mapapaulad ang kultura ng voluntaryong pagsunod ng maliliit na establishmento sa Davao Region sa mga engineering at at yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Bureau of Workers with Special Concerns Director Ama Carisma Lubrin Satumba patungkol sa sitwasyon ng child labor sa bansa at ang selebrasyon ng World Day Against Child Labor. Mamaya na po yan pagkatapos ng ilang paalala. Oras po natin, 25 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Sa ating Armed Forces, tumutok sa 11:34 AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Kamay-ari, hanap mo ba ay mababang interest rate ng loan at malaking net proceeds? O kaya ay magkaroon ng malaking dagdag na kita? Huwag nang maghanap pa. Ipinakikilala ang hindi lang isa, kundi 2 pinakaabangan at pinakamalaking promo ng AFPFC Multipurpose Cooperative. Ito ang Biggest Net Proceeds Promo plus Referral Cash Gift Promo. Promo runs from May 24 to August 31, 2023. Kaibigan, kilala mo ba ang Diamond Finance? Ang Diamond Finance ay 47 years nang nagbibigay serbisyo sa mga retiradong miyembro at mga benepisyaryo ng AFP at iba pang ahensya ng gobyerno. Bukod sa pension loan, handog ng Diamond Finance ang agarang tulong pinansyal sa pamamagitan ng Loan Assistance Program. Sa mga opisyal na may ranggo mula colonel at pataas, maaaring maka-avail ng loan sa mababang interes sa pamamagitan ng Flag and Stars Promo. Diamond Finance, matatag, maaasahan, kaibigan. Ami, natanggap ako sa trabaho, pero ang dami kong requirements na kailangan ipasa. Siguradong mapapagastos ako nito. Hindi mo na kailangan gumastos para sa pre-employment requirements mo patpat. Ang First Time Job Seekers Assistance Act ay programa ng DOLE na layuning tulungan ang mga Pilipinong first-time job seeker upang makuha ng libre ang kanilang pre-employment requirements. Pwede mong i-avail ang programang ito kung ikaw ay graduate ng high school, vocational course, college, o nagbabalak na mag-working student, basta't ikaw ay Pilipino, first-time job seeker at residente ng iyong barangay ng at least 6 buwan. Awesome! Anong requirements ang pwede kong makuha ng libre? Maaari mong makuha ang mga sumusunod na dokumento ng libre.
barangay clearance at barangay certificate, police clearance, NBI clearance na valid ng isang taon, birth certificate, marriage certificate, transcript of records, certificate of graduation or completion, diploma mula sa state at local colleges and universities, tax identification number ID, civil service certificate of eligibility, PhilHealth ID, unified multi-purpose ID, medical certificate mula sa mga public hospital, ngunit hindi kasama dito ang mga laboratory tests at medical procedures. Maaari ka rin makakuha ng POEA certificates, mayor's clearance, marina certificates, test the national certificates, at certificates of competency, at iba pang documentary requirements na kinukuha sa mga ahensya ng gobyerno na kailangan sa pag-a-apply ng trabaho. Hindi kasama rito ang mga dokumento galing sa mga pribadong establishmento, gaya ng private universities at colleges, application para sa professional licensure exam, application para sa civil service examination, application para sa passport authentication at apostille, application para sa driver's license, at laboratory tests at medical procedures na kailangan para makakuha ng medical certificate. Hindi rin ito pwedeng i-avail ng mga benepisyaryo ng JobStart program at iba pang mga programa na nagbibigay ng parehong exemption. Isang beses lang pwedeng makakuha ng libreng documents ang mga benepisyaryo ng First Time Job Seekers Assistance Act, pero pwede mong ipa-photocopy at patatakan ng certified true copy ang mga original na documents na ito. Ayon sa Labor Advisory No. 7, Series of 2020, lahat ng pribadong establishmento ay minamandatong tumanggap ng certified true copy ng mga documentary requirement ng isang first-time job seeker na nag-a-apply pa lamang. Maaari lang nilang kuhain ang original na pre-employment requirements kapag nakatanggap na ang aplikante ng job offer. Wow! Napakalaking tulong ng programang ito para sa aming mga first-time job seeker. Paano ba namin ito ma-avail? Pwede mong i-avail ang programang ito in just 3 easy steps. Una, kumuha ng barangay certification at oath of undertaking na nagpapatunay na isa kang first-time job seeker at residente sa iyong barangay ng at least 6 months. Pangalawa, ipakita ang barangay certification sa government agency na nais mong pagkuhaan ng documentary requirements. Sundin din natin ang mga patakaran ng mga ahensya sa pagkuha ng pre-employment requirements. At panghuli, bumalik sa barangay kapag natanggap na sa trabaho. Awesome! Ganun na lang kadali ngayon kumuha ng pre-employment requirements para sa mga first-time job seeker. I-scan nyo lang ang QR code na ito para sa karagdagang impormasyon. Tandaan, basta FTJ, libre! Hanggang sa muli! Paalam! Hatid sa inyo ng Labor and Employment Education Services, Department of Labor and Employment, at ng mga sumusunod na ahensya. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon, at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Matutok pa rin tayo, mga kamanggagawa, sa DOLE, sa AFP Radio. Ginugunita natin, no, na yung Hunyo ang World Day Against Child Labor. Ano nga ba ang sitwasyon ng child labor sa bansa at ano-ano nga ba ang programa natin para tuluyan ng wakasan ang mga ito? Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga kasama si DOLE Bureau of Workers with Special Concerns Director, Ma'am Ama Charisma Lubrin sa Tumba. Magandang umaga po, Director Cha. Good morning, Director Cha. Magandang umaga sa inyo, Carla and team. Magandang umaga rin sa ating mga kamanggagawa, sa mga komunidad at sa ating mga sundalo. Kung hindi nyo nalalaman, team and Carla, ako ay reservist kaya mataas ang respeto ko sa ating mga sundalo na nagsasakripisyo para sa ating bansa. Isa rin pala kayo, Director Chang, katropa. Katropa. Katropa.
Maraming salamat po, Director, no, sa pagtanggap na ating imbitasyon. So, diretso na po tayo doon sa ating topic ngayong umaga. No? Nananatili pong prioridad ng DOLE ang pagsisikap na wakasan na ang child labor sa bansa. Para po sa kalaman ng ating mga kamanggagawa, Director, kailan ba natin maikokonsidera na ang trabaho na ginagawa ng mga bata ay angkop pa o ito ay labag na sa batas na maituturing ng child labor? Okay, salamat Carla sa tanong. Ano. So, base sa ating batas, Republic Act 9231, no, ito yung anti-child labor law na pinirmahan noong 2003, below 15 years old ay hindi pwede magtrabaho. Okay. So, child labor yon. Pero meron dalawang exemptions. No? May dalawang exceptions. Una, kung ang bata ay nasa sole responsibility lamang ng kanyang mga magulang at ang mga employed lamang ay yung kanyang mga kapatid o kasama sa bahay. Halimbawa, di ba, meron tayo Tim and Carla na kanyari, ay sari-sari store, no, munting negosyo at tumutulong lang pagka-weekends o kaya ay pag-holiday, no, or pagkatapos mag-aral, ay yun ay hindi child, yun ay pwede. So yun ang isang exception. Ang pangalawang exception, kung nasa yung mga nasa entertainment industry, no, yung ating mga artista, kung essential ang participation nila doon sa ginagawa na papanoorin or movie or commercial o ano, di ba? Halimbawa, kung diaper yan, alam naman adult ang yes. ang gawin pa nila sa adult diaper. So, ganun, so importante ay essential lang ang participation. At yung dalawang exemptions na ito, kailangan ay kumuha ng working child's permit. Okay? Sa ating mga regional office. No? 15 to 17 years old, 15 to below 18 years old, no, ay pwede na magtrabaho, pero kailangan na hindi sa hazardous work, Tim and Carla. So yung mga light lang, kasama na dito yung ano rin, ano, yung pagtulong sa mga negosyo sa pamilya, at kahit yung mga ano natin, yung space natin, no, ay pwede na yung mga ganon. Pero hindi siya pwede sa hazardous, halimbawa yung mga nasa construction, nasa mining, bawal pa rin. Director, siya nabanggit na po ninyo yung katagang hazardous. Ano po ba yung mga uri ng trabaho na maituturing nating worst forms of child labor? At meron po ba tayong nakikitang bagong anyo nito lalo't kumakaharap pa rin tayo sa pandemya, Director? Okay. Meron tayong apat na kategorya ng worst forms of child labor, no? Yung una ay lahat ng uri ng slavery o pang-aalipin sa mga bata, no? Halimbawa, pagbebenta sa kanila, paggamit bilang pambayad utang, no? Sa pilitang pagtatrabaho at pagre-recruit sa kanila upang maging bahagi ng armadong tunggalian or yung armed conflict. So yung mga child soldiers, yan ay ating pinagbabawal, ano? Yan. Yung pangalawa, paggamit sa prostitusyon or pornography, no? Paggamit sa illegal na gawain gaya ng paggawa ng mga pinagbabawal na gamot o mga droga. At pang-apat, at lahat ng delikado sa kanilang kalusugan, kaligtasan o moralidad ng mga bata. Natanong mo, Tim, yung parang mga ibang uri or nag-evolve ngayon ng mga iba pang mga forms of child labor. Base sa isang study sa nung pandemya, tumaas talaga ang online sexual commercial sexual exploitation of children. So yung mga nasa cyber space, no? So yun, tumaas, kaya yun ay isang hamon para sa atin. Nakakalungkot, no, na nag-evolve man yung ways o yung paraan kung paano tayo nagtatrabaho. Pati yung mga ganong uri ng pagtatrabaho, talagang nag-evolve na rin. Naging online na rin. Sex exploitation in children. So, yan yata yung tinatawag na OSAEC. OSAEC. Yes, tama. OSAEC. Dear Cha, tatanong na lang din po namin, no, gaano po ba karami sa ngayon yung mga batang manggagawa sa bansa? At ilan din kaya yung sa kanila, yung nasa child labor, kasi nabanggit niyo po na merong mga child workers at yung mga child labor. Yeah. Okay. Base sa data ng Philippine Statistics Authority noong 2021, meron tayong 1.37 million na working children. Pero 935
1,000 nito ay mga child laborers. So malaking bahagi ng mga working children natin, Carla and team, ay mga child laborers talaga. Ano? Nakakalungkot kasi noong 2020, 597 na lang ang ating child laborers. Hindi lang na 597. So dahil sa pandemya, dahil sa kahirapan natin noon, ay tumaas ng halos doble yung numero. Kaya ito ay prioridad talaga ng ating gobyerno, ano, katunayan yung ating Philippine Program Against Child Labor. Ang vision natin ay Child Labor Free Philippines, no? At ito ay nandun din sa Philippine Development Plan na kailangan ay ma-achieve natin yung zero child labor sa buong Pilipinas. Bukod po sa nabanggit niyong bilang, Director Cha, saang mga industriya po ba matatagpuan itong mga child laborers at saang mga rehiyon po ba sila sa bansa, Director Cha? Okay. 61.9% ay nasa agrikultura. Okay. Napakalaking bahagi ay nasa agrikultura at ang Region 10, ano, ang may pinakamataas na bilang ng child laborers, kung saan natatagpuan ang about mga 14.8%, no? So halimbawa, kung sa bawat 100 na child laborers, meron 15, no, na nasa Northern Mindanao. Pero nakakatuwa naman, ano, Team and Carla, kasi kahapon ako ay in-invite ng Region 10 via Zoom do sa kanilang celebration. Kaya salamat, nagpakita rin kayo ng mga ng celebration ng ano ng ibang ng Region 7, ano, ng iba nating mga ano mga regions. At kahapon may nilagdaan silang MOA. Napakaraming partners, halos lahat ng government agencies ata, tapos may mga employers groups pa, workers groups pa, private sector. At talagang nag-commit sila na pababain, no? Pababain ang numero ng mga child laborers sa Region 10, no? Kaya nakakatuwa doon sa ganung commitment. Opo. Kasama po yata, Director Cha, sa naging activity nila yung tauna nilang parang documentary competition. Yes, yung Dolecula, okay. No? Maganda rin kasi ano, mga mukha, iba't-ibang mukha ng child laborers. Tapos sila rin yung mga artista, yung ating mga staff, no? Ang nanalo doon sa ay yung Bukidnon Field Office, headed by Raul Valmores. Isa pa nga pala, Team Carla, no? May yung lima, yung top five siguro na regions na may mataas ay Region 10, Region 7, Region 12, 6, at saka 4A. 6 and 4A. Agricultural ano to, no? Reach mga na mga regions. Mm-hmm. Bukod dun na Director siya dun sa Dolecula, no? No, para po yun, no, sa mga advokasya natin kontra sa child laborers. Ano-ano pa po kaya yung mga ibang programa ng DOLE o yung mga ipinapatupad ng pamahalaan para mas mapabilis yung ating pag-alis sa mga bata dito sa mga tinatawag nating child labor, at ano yung mga ahensya na katuwang ng DOLE? Direct. Okay, so kanina na-mention ko, Team and Carla, na meron tayong Philippine Program Against Child Labor. 19 government agencies ang members nito at co-chair natin ang DSWD, no? At yun nga, tripartite din ito. May kasama tayong mga miyembro ng employers, mga workers, no? At sa DOLE, tayo mismo, ang main intervention natin ay livelihood para sa parents ng child laborers, katulad ng pinakita sa Region 7 kanina. Kasi naniniwala tayo na kung ang magulang ay merong negosyo, may pagkakakitaan, malamang ay hindi nila pagtatrabahuhin ang kanilang mga anak, no? At yun ay sila ay mapupunta sa eskwelahan at mag-aaral lamang, no? Pangalawa, mataas din ang ano natin, ang marami rin tayong activities, Tim and Carla, para sa awareness raising, no? Yeah. Ng iba't ibang sektor ng lipunan. Sabi nyo nga kanina, this requires a whole of society approach, no? So education, kasi karamihan, halimbawa yung mga nasa agrikultura, di ba 60% ay nandoon, karamihan ng mga magulang, hindi lang nila alam na ay child labor pala yung pinapagawa ko sa aking anak. So pinapalakas natin yung pag-educate sa mga magulang na kung ano ang tama, kung ano yung tamang pagtatulong, kung kailangan nila ng tulong sa kanilang anak, ay ano lang yung tama, ano? At ano yung bawal. So mahalaga din yon. Meron din tayong tinatawag na sagipbatang manggagawa, rescue mechanism. Ito yung mga talagang kailangan ng i-rescue, immediate rescue, kasi delikado na ang buhay nila. Halimbawa, yung mga nasa trafficking, no, na traffic, no, from Visayas to Manila, pinagtrabaho sa factory or bilang domestic worker. Yan, may immediate mechanism tayo for immediate rescue, no?
At marami rin tayong mga depende sa ano eh, sa mandato. Pero ang pinakabigas natin na ginagawa ngayon, Tim and Carla, yung nag-profile tayo ng mga child laborers, and we'd like to, we are happy to share with you na parang 600,000 na yung na-profile natin. Kaya nga nung 2020, halos na-cover na natin yung ano eh, yung numero ng mga child laborers. Kaya lang tumaas siya, di ba? Kaya nagmamadali na naman tayo. Doon sa profile child laborers, 90% ay na-refer na natin sa mga iba't ibang ahensya, no? Pero ang challenge ay yung pagbibigay mismo ng serbisyo. Kasi hindi lang naman sapat ang livelihood lamang. Kailangan buo, no, yung intervention. Halimbawa, kung magbibigay ng ang dole ng livelihood para sa parents, maganda rin naman na may provision din ng health and medical services para sa pamilya. Pwedeng bigay ng DOH, ang DSWD, o naman yung mabibigay nila. So, in interagency siya na para holistic yung approach at ma-ensure natin na talagang magkaroon ng negosyo, ng kabuhayan, ang mga magulang, magtrabaho, at sila magtrabaho at mag-aral yung mga anak. No? At yung mga kapatid na pwede magtrabaho, ay sila yung, ano, sila yung pabigyan, no, ng mga employment opportunities. So, ganun yung ginagawa natin ngayon at pinapalakas pa natin. Opo. Director Chan, nabanggit po ninyo na nasa 600,000 na nung taong 2020 yung na-profile natin. Tapos 90% nun yung na-refer na natin sa ibang mga ahensya para mabigyan ng nararapat na tulong. Dagdag na katanungan lang po. Ilan na po sa kanila yung naialis na natin sa child labor, Director? Okay. Mahirap na tanong siya, no? Kasi doon sa base data natin, doon sa 99% or 600,000 plus na na-refer natin, 138,460 pa lamang ang nabigyan ng mga necessary services, no? So, pag nabigyan ng necessary services, kailangan malaman namin kung sino ba ina-remove, di ba? Okay. Kasi iba kasi yung nabigyan ng services doon sa nawala talaga siya doon sa sitwasyon ng pagkakaroon ng child labor, no? So yan, kailangan nating i-strengthen yung aming monitoring system at saka yung tracking system, no? Plus yung monitoring din kung yung mga services ay nabibigay ba ng iba't ibang ahensya. Apo. Mahalaga naman pong malaman, no, na talagang tuloy-tuloy po yung pagpapalakas natin ng, yes, ating monitoring and tracking system. Oo. Napaka-importante nun kasi una, yung profiling, nakikita natin doon kung sino ba yung mga dapat natin bigyan. At dito sa monitoring, malalaman naman natin kung nabigyan. Na sila. At kung naalis na sila. Kung naalis na sila. Yes. Kaya, Director Chan, nabanggit niyo po kanina na isa talaga doon sa programa natin is yung awareness raising. At dahil nga po dyan, meron tayong sineselebrate na World Day Against Child Labor. So bukod po doon sa para malaman, no, ng ating mga, lalo na ng mga parents, kung ano po ba yung child work, ano po ba yung child labor na, ano yung pwede, ano yung bawal, ganyan. Ano po ba yung nais na natin pang makamit dito sa taunang selebrasyon natin na ito? At saan po kaya nakasentro yung tema natin ngayong taon? Okay, sige Carla, salamat sa tanong. Ano. Actually, itong World Day Against Child Labor ay ininunsad no 2002 pa. So 21 years old na siya. Ininunsad dito ng International Labor Organization para nga lumakas yung advocacy against child labor, ano. At ngayong taon na to, ang tema ng global theme, no, ng World Day Against Child Labor ay social justice for all and child labor. Pero meron tayong local theme natin dito sa Pilipinas at ito ay yung sinabi niyo kanina na buong bansa, lahat ng bata, sama-sama para sa batang malaya. So, actually, binibigyan ng tema nito ang panawagan ng paigtingin ng pagtutulungan ng lahat ng sektor, no? Kasi this cannot be achieved by one government agency alone, no? So, talagang tulong-tulong tayo lahat. Komunidad, barangay, parents, no? Academe, faith-based organizations, no? Sa schools, no? So, yan kailangan sama-sama para, kasi habang may kahirapan talaga, ay hindi naman mawawala ang child labor. Dahil yun ang pangunahing reason kung bakit merong mga batang manggagawa. Dahil may
Kahirap nilang pamilya. Yes. So, yun ang focus nitong Worldly Against Shelley. But nakakatuwa nga kasi for the first time ay nagkaroon kami ng partnership ng Bureau of Local Employment, no? Usually pagka June 12 job fairs lang in-hold natin, di ba? Pero ngayon, sila mismo ang lumapit na dahil araw ng kalayaan, tapos ang inyong tagline ay Batang Malaya, lagyan natin araw ng kalayaan para sa Batang Malaya, di ba? So swak naman siya at nagbigay din ng pondo ang Bureau of Local Employment sa ating mga regional offices, no? Kaya nagpapasalamat kami kay Director Patty, kila Ms. Lisa Ragos, no? At yung team, no? Na tumutulong sa atin para palakasin pa yung ano, mag-drumbeat pa ng mga advocacy program, especially yung education, no? Nakakatawa na kasi yung trust ngayon ni Secretary Laguesma talaga, eh, di ba? Napansin nyo ay convergence, no? Nasanay tayo sa external convergence, pero ini-strengthen pa natin yung internal convergence. How do we collaborate among DOLE agencies? At yun, nakikinabang talaga ang BWSC dahil alam nyo naman, di ba, yung aming mga kliyente ay mga the most vulnerable groups. So kailangan talaga namin lahat ng tulong ng mga ahensya at nagpapasalamat din kami sa IPS for always supporting us pag kami mga ganitong activities. Isa rin po, Ma'am Carla at Director Chan, yung BWSC sa mga finiture natin na programa doon sa ating booth. Doon sa ating Araw ng Kalayaan. Yung nga tayo nagpanalo sa atin. Live. Congratulations sa number 2, second place. Yes. Congratulations po sa ating lahat. Opo. Ngayon naman po, Director Cha, kung nais pong humingi ng tulong o mag-report ang sino man patungkol sa usapin ng child labor, saan po ba sila maaaring tumawag o sumangguni? Okay. Para siguro mas madali, team or at Carla, no, meron kasi tayo mga regional officers or provincial offices. So kung tayo yung mga nasa probinsya, hanapin lamang po natin. Madali na palagay ko po lahat ay may cellphone na. I-Google lang natin saan ba yung pinakamalapit na provincial office natin ng DOLE. At doon po meron po tayo mga child labor focal persons na handang tumulong sa ating mga kababayan. At kahit po yung lahat ng mga base po dun sa ating mga activities, ano, yung ating mga probinsya ay talagang malakas na malakas ang kanilang awareness, no, at expertise na rin doon sa issue ng child labor. So matutulungan po sila. Sila talaga po kasi, no, Director, siya yung nandoon sa ground. Talagang sila yung nagliligtas o yung kumukuha doon sa mga child laborers kung merong mga report. So wag po kayong mahihiya, no, mga kamanggagawa, na mag-report sa DOLE, sa mga field offices natin, provincial offices, kapag may mga cases ng child labor kayo na. Actually, Carla, alam atin, hanggang provincial offices lang tayo, pero alam niyo ba, dapat meron talagang may mga councils for the protection of children, may batas na ganun, at dapat yun hanggang barangay meron. Barangay Council for the Protection of Children. At isa sa dapat na tinututukan nila ay yung issue ng child labor. So kung magiging functional sana lahat ng barangay councils for the protection of children, hindi na sila kailangan pumunta sa DOLE, sa provincial office. Kasi sa barangay level pa lang, mas ay ma-resolve na. Diba? Ng outpost. No? Maganda at saka sila talaga nakakaalam, diba, sa kanilang komunidad kung sino ang mga batang nagtatrabaho. Maganda nga po, Director Chan, na magkaroon ng barangay desk para sa child labor related concerns. Kasi parang ang alam kong meron yung pangbaw, yung violence against women sa barangay. Oo. Okay. Yun ang ating i-pursue, no, dito sa ating patuloy. Sana kung may mga kung may mga naririnig, nakakikinig sa atin ng mga taga-barangay, mga barangay officials, no. Yun. Yan, Director, nasa inyo na po yung pagkakataon para magbigay naman ng mensahe. At syempre, imbitahan na rin po ang publiko na makilahok sa pagdiriwang ngayong taon ng World Day Against Child Labor sa Pilipinas. Go ahead, Director. Okay, salamat, Carla. So sa ating pong mga nakikinig, no, ang child labor po ay ang kinakalaban niya ay ang ating mga henerasyon. Gusto po ba natin ang ating mga future generations ay gutom, hindi nakapag-aral, maaga nagtrabaho kaya masakitin, no? Madaling manghina, no? At baka may kakulangan din sa dahil hindi sapat yung kanyang mga nutrition, no? Ay
nahihirapan din sa pag-aaral. Ayaw natin ang ating mga future generations ay ganun ang ma-produce. Kaya magtulong-tulong po tayo dun po sa mga nakikinig sa ating mga kasariling bahay. Yung pong malaking bagay na po na kung yung ating mga sariling anak ay makapagtapos ng pag-aaral at hindi natin sila pagtrabahuhin agad no, sa maagang edad. At doon naman po sa mga komunidad, maging mapag-matsyag, no? At tingnan po natin, baka may mga naaabuso na dito ng mga bata. Alam po yan ng mga barangay officials at yung homeowners, no? At ready po tayo sana ma-report ito, no? Sa mga kinauuhulan. At pagdating naman po sa ating mga government agencies, nagpapasalamat kami sa patuloy na suporta nyo sa ating programa. Lagi ko sinasabi, Team and Carla, yung Philippine Program Against Child Labor, hindi namin siya nakikitang programa lang. Kasi pang programa, di ba, parang, okay, may target ka, tapos ma-achieve mo, kailangan mo i-achieve. Pag na-target mo yung, na-achieve mo yung target for the year, isip ko ulit for next year. We believe it's a movement. The child labor is a movement, no? Kailangan hindi tayo tumitigil, kailangan maging innovative tayo sa mga approaches natin until such time na talagang wala na, masasabi natin na irrelevant na tayo dahil wala ng mga batang manggagawa. So yun lamang po, maraming salamat sa opportunity, Ate Mel Carl. Napaka-inspiring and moving, no? Panawagan din at mensahe ni Director Cha. Hindi na namin kayo patatagalin pa, Director Cha. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. More power po dyan sa inyo sa Bureau of Workers with Special Concerns at syempre sa lahat ng bumubuo ng PPACL. Mas marami tayo nag-inspire no, na magulang, pati na local government, na makikita sa panawagan ko na hindi lang ng Dole, kundi ng buong bansa, ng buong mundo, nawakasan na yung child labor. Stay safe, Director Cha. Thank you very much. Salamat, God bless. At narinig po ninyo, mga kamanggagawa, ang Director ng Dole Bureau of Workers with Special Concerns, si Ma'am Ama Carisma Lobrin sa Tumba. Para po sa mga kamanggagawa natin na may nais isangguni sa BWSC, maaari niyo pong bisitahin ang kanilang official website sa www.bwsc.dole.gov.ph. Nariyan po ang kanilang contact details. Para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong o di kaya may nais malaman o ireklamo, pati na rin ang child labor, no? Pwede nyo rin isangguni dyan sa ating Dole Hotline na bukas 24/7. Dole Hotline 1349. Idaya nyo lang yan sa inyong mga telepon. Maaari din po kayong tumawag sa aming Dole Mobile Hotline number 0961-595-8439 Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din po kayong mag-send ng email sa hotline 1349 at dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. At habang nandyan kayo, yung kamagagawa, i-like nyo na rin yan para kayo ay laging updated sa mga balita at programang hatid ng Dole para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan, mga kamagagawa. Sa susunod na Martes, isa na naman pong programa ng Dole ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio DWDD 1134 kHz at Dole Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa Dole Information and Publication Service, ako pong muli si Tim Laderas. Ako naman po, Carla San Diego Malabanan. Sana po ay marami po kayong bagong kaalaman na nakuha sa ating episode today. Tutok lang po ulit kayo, mga kamanggagawa, sa susunod na Martes para sa iba pang programa at serbisyong hatid ng Dole sa bawat manggagawang Pilipino. Ito lamang yan sa Dole sa AFP Radio. Oras po natin, 11:58 a.m.
Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.